isa sa mga makukonsiderang magaling, kinakakatakutan at walang awang heneral ng sandatahang lakas noong kanyang kapanahunan. Siya ang heneral ng Imperial Japanese Army noong ikalawang digmaang pandaigdig, Tomoyuki Yamashita. O mas kilala sa tawag na General Yamashita, ipinanganak noong November 8, 1885 sa Otoyo, Japan. Anak ng isang doktor na nangarap na magkaroon ng anak na magsisilbi sa sandatahang lakas ng Japan, kung kaya't sa murang edad pa lang ay ipinasok na siya ng kanyang ama sa military school. 1905, nang magtapos si Yamashita sa 18th class ng Imperial Japanese Army Academy, sa 720 mga kadeteng nagtapos, si Yamashita ay ang pang-16 sa pwesto. 1908, nang mapromote si Yamashita bilang tinyente, napasabak ang kanyang abilidad na makipaglaban ng Japan sa German Empire noong 1914 sa Shandong, China. Makalipas ang 2 taon, ay umakyat ang ranggo ni Yamashita. Ngayon, siya ay isa ng ganap na kapitan ng Japanese Imperial Army. 1916, para mas lalo pang mahasa ang kalaman at abilidad ni Yamashita sa larangan ng labanan, ay pumasok ito sa Army War College ng Japan o tinatawag sa kanila na Rikudai. Sa taong ding yun, ay nagpakasal si Yamashita sa anak ng isang retiradong heneral ng Japan na si General Nagayama. Bunga ng kanyang eksperyensya sa pakikipagdigma laban sa mga Aleman noong 1914, si Yamashita ay naging eksperto sa kalaman patungkol sa bansang Germany. Siya ay naging military attaché ng kanilang bansa at nanirahan sa Bern at Berlin sa Germany simula 1919 hanggang 1922. August of 1925, nang muli na namang mapromote si Yamashita bilang tenyente koronel. 1927, nang ito'y pinadala sa Vienna, Austria para maging military attaché hanggang 1930. 1936, nang munti ka na sanang magretiro sa military si Yamashita dahil sa tila nawala ng tiwala ang emperor ng Japan sa kanya na si Emperor Hirohito ng kanyang pinatawad ang ilang grupo ng mga military na nag-alsa laban sa kanilang emperor. Hindi natuloy ang planong pagretiro ni Yamashita sa tulong ng kanyang mga superior na kumumbinsi sa kanya na huwag ituloy ang kanyang plano dahil sa napakalaking kawalan para sa kanilang bansa kung tuluyan ang hindi mapapakinabangan ng kanyang galing pagdating sa taktikang pang-militar. November of 1937, si Yamashita ay isa ng tinyente heneral. Iminungkahi ni Yamashita sa kanyang mga superior na dapat nang itigil ang kanilang pakikipaglaban sa bansang China at dapat anya na magkaroon ng magandang relasyon ang bansang Japan sa mga bansang Estados Unidos at Britanya. Pero hindi ito pinakinggan ng mga nakakataas. November 6, 1941, inatasan si Yamashita para planuhin at isagawa ang pagsalakay sa Malay Peninsula. December 8, 1941, tinuloy ni Yamashita ang planong pagsalakay sa Malay Peninsula, lumuhod ng mga sundalong Briton, Thai at Malaysian sa pananalasa sa kanila ng tropa ni Yamashita. February 15, 1942, tinapos ni Yamashita ang kanyang misyong durugin ang Malayan Peninsula sa pamamagitan ng pagdurog niya sa bansang Singapore. Pinataob ng tropa ni Yamashita na mayroon lamang 30,000 mga sundalo ang 80,000 mga sundalo ng Britanya, Australia at India. Sa resulta na to ng kampanya ni Yamashita ay binigyan siya ng bansag na The Tiger of Malaya. Sa pagsakop ni Yamashita sa Singapore ay hindi nito nagawang pigilan ng kanyang mga sundalo na makagawa ng samut-saring krimen. September 26, 1944, isang taon matapos si Yamashita na promote bilang 3-star general ng Japanese Imperial Army, siya ay inatasang maging commander ng buong 14th Area Army ng mga Hapon na nakaistasyon sa Pilipinas. Ang misyon ay ang depensahan ng mga teritoryong sakop ng Hapon sa Pilipinas sa pagdating ng tropa ng 6th US Army sa Lingayen Gulf sa Luzon. Hawak ni Yamashita ang mga bilang ng mga sundalong Hapon na umaabot sa 262,000 na kanyang hinati sa tatlong grupo, 152,000 na mga sundalong Hapon na napabilang sa grupong Shobo. Sa ilalim mismo ng kanyang pamumuno ang inatasang depensahan ng Northern Luzon, 30,000 na mga sundalong Hapon mula sa grupong Kembo. Sa ilalim ng command ni Rikichi Tsukada
ang inatasan niyang depensahan ng Bataan at ilang bahagi ng Western Shores. 80,000 na mga sundalo sa ilalim ni Shizu Yokoyama na nagmula sa grupong Shimbo ang inatasang depensahan ang Manila at Southern Luzon. Sinubukan pa sanang muling palakasin ni Yamashita ang kanyang tropa, pero sa pinagsanib na puwersa ng Allied Forces ay hindi na niya ito kinaya, kung kaya't napilitan itong lisanin ang Maynila at namundok sa Sierra Madre at Cordillera. Habang nagtatago si General Yamashita sa bundok ng Sierra Madre at Cordillera, ay tuloy naman sa pagkikipaglaban sa Maynila ang tropang pumalit sa kanya. Ito ay ang Imperial Japanese Navy sa pamumuno ni Rear Admiral Sanji Iwabuchi. Nagwala si Iwabuchi at tropa nito at hindi sinunod ang habiling utos ni Yamashita, kung kaya't naging mabangis ito kahit pa sa mga sibilyang Pilipino. Ang resulta, todas ang mahigit kumulang 100,000 mga sibilyang Pinoy. Hindi matanggap ni Iwabuchi na tuluyan ang matatalo ang kanilang tropa sa Allied Forces, kung kaya't para masagip ang kahihiyang dulot ng pagkatalo ay minabuti nitong tapusin ang kanyang buhay gamit ang kanyang pistola sa loob mismo ng kanyang command post noong February 26, 1945. September 2, 1945, 2 linggo matapos ang pag-surrender ng Japan sa Amerika, si General Tomoyuki Yamashita ay tinanggap na rin ang kanyang pagkatalo. Sumurender ito kasama ang kanyang mga naiwang sundalo na umabot na lang sa 50,000. Sumurender si Yamashita sa generals ng mga Allied Forces na dati na ring sumurender sa kanya matapos niya madurog ang Singapore. Ito ay sina General Jonathan Wainwright at General Arthur Percival. Mula October 29 hanggang December 7, 1945, gumulong ang pag-usig sa kaso ni General Yamashita hanggang sa ito'y mahatulan ng bitay bunga ng mga pagmamalupit ng kanyang mga tauhan sa mga Amerikano at Pinoy na kanilang naging bihag, mapasibilyan man o sundalo. Sinubukan pa sana ng bansang Japan na hinga ng clemency ang general sa presidente ng Amerika na si Harry Truman, pero minabuti nitong hindi makialam sa naging resulta ng kaso ni General Yamashita. February 23, 1946, sa edad na 60 anyos, ang magiting at tapat na heneral ng bansang Japan ay hinarap ang kanyang katapusan sa loob ng Los Baños, Laguna prison camp. Ang pagkamatay ni General Tomoyuki Yamashita ay kahit papano'y nagbigay ng kaginhawaan sa pamilya ng mga naging biktima ng karahasan ng mga sundalong Hapon noong panahon ng digmaan. Subalit, nagbigay din ito ng kasiyahan at pagkagalak para sa huling mga henerasyon dahil sa nakaw na yaman umano ni General Yamashita na dinala rito sa Pilipinas mula sa mga bansang kanyang nasakop noon. Pero ang tanong, totoo kaya ang mga haka-hakang ito? Dahil mapahanggang ngayon ay patuloy pa rin ang paghahanap ng mga treasure hunters sa tinatawag nilang Yamashita Treasure. Ikaw, maghahanap ka rin ba ng Yamashita Treasure? Gusto niyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po.